أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Just a sort of information for us.
firstly be aware who he is, but we got just a little information of his first person. Maybe he'll be able to introduce himself later. Okay, Chef? Okay? So for our resource speaker this morning for this lovely seminar, of course, talking about the active participation of the Muslim youth engagement in today's society, he is the MCDPDO spokesperson of Darul Ihsan and Da'wah Association in Region 11. Da'wah. And he is also a secretary of the Association of in Region 11. Okay? And at the same time, he is the president of the HCCPI organization. Again, our resource person, the HCDPDO spokesperson, Darul Ihsan and Da'wah Association Region 11 secretary, and of course, the president of the AHCPI organization. Brothers and sisters, let us all, of course, warm welcome within our minds and hearts as he is going to talk about the topic assigned, our brother, Sheikh Abdul Diyad Abdurrahman Kalira. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر ربنا ويرضى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I would like to extend my apology to the organizers of this program since we came late, later than the expected schedule that we are supposed to start. But inshallah, since we came late, so we are also expected to go home late. My voice, I guess, is a little bit hoarse today because out of the series of lectures and engagements I had and meetings within the city of Davao, my voice began to deteriorate due to lack of sleep. But inshallah, this will eventually, I hope by Allah's tawfiq, that my message today will be clear to everyone. And since we are here in the State University, I do not know if we are going to use the English language all throughout the event, or are we going to use the vernacular? It depends upon you. If my English cannot be understood already, then you may raise your right hand and notify me about that. Okay. Today's topic is very essential and timely, since the Muslim youth the youth of this ummah is the epitome of either the success or the failure of this ummah. We have to remember that. Because the shabab of today, the youth of today, will be the leaders, the forerunners of Islam tomorrow, inshallah. There are many instances in the adillah, evidences, textual evidences in the Quran and Sunnah, both in the Quran and Sunnah, and even in the athar of the Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, where the shabab, the youth, are being mentioned, highlighted, and their role is being discussed. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in the hadith narrated by Imam al-Tirmidhi, and this hadith can be found also and in the 40 hadith of Imam al-Nawawi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ya ghulam, yahfadillah yahfadk."
Ihfadillah fir rakha ya'rifka fi shiddah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ihfadillah yahfad, remember Allah and He will remember you. Remember Allah subhanahu wa ta'ala during times of comfort, in times of comfort, and Allah subhanahu wa ta'ala will remember you in times of hardship. Yahfadillaha tajidhu amaman. Remember Allah subhanahu wa ta'ala and preserve His remembrance, and you will find Allah subhanahu wa ta'ala before you. So the shahid, or the point of this hadith, is that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke to Mu'adh, that's how he addressed Mu'adh ibn Jabal, which means that Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, and by the way, Mu'adh was the first ambassador of Islam to the people of the book in Yemen, commanded by the Prophet sallallahu alaihi wasallam with such a task, a heavy task. And he was at his at those times like you, the shabab. Okay, galug na lang. Ano ba, hindi man ako nahirapan. Hindi ako nahirapan mag-English. Okay. Yung mga time na yon, sabi nyo kasi, nag-start kayo English, kaya mag-English tayo. Kung nag-start kayo ng kagan, mag-kagan din tayo. Sorry ha, hindi talaga komportable yung ano ko, kasi sa sunod-sunod daw na akong tulog, nag-react yung katawan ko. So meron akong flu, may ano. Anyway, alhamdulillah, vaccinated naman tayo lahat. In-address ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh nung siya ay nasa kabataan niya, at sinabi sa kanya, ya gulam o binata, sinabi sa kanya, pangalagaan mo, sabi niya, si Allah, ang pag-alala kay Allah Ta'ala sa panahon na ikaw ay maginhawa, at aalalahanin ka ni Allah sa time ng kagipitan. Sabi ng mga ulama, most especially si Imam Nawawi rahimahullah, sa paliwanag niya sa hadith na to, hindi ikay ibig sabihin niyan na kagaya na lamang ng ayan na sinabi ni Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, alalahanin ko niyo ako, alalahanin ko rin kayo, remember me and I will remember you. Hindi ibig sabihin noon na Allah subhanahu wa ta'ala is compelling that thing, yung pag-remember sa iyo ay kondisyon kay Allah Ta'ala. Nobody can oblige Allah what to do. Walang sino man ang makakapag-obliga kay Allah sa anong gagawin. Walakin Allah yaf'alu hadha tafaddulan wa takarruman ni 'abdihi. Pero ginagawa ito ni Allah Ta'ala bilang kanyang pagbibigay pabor sa kanyang alipin, pabor sa atin. Pabor. Kagaya na lamang ng tinanong ni sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh ibn Jabal, kay Mu'adh pa rin, na sinabi niya, ya Mu'adh, ala ukhbiruka bihaqqillahi ala al-ibad wa haqqil ibadi ala Allah. Ya Mu'adh, ayaw mo ba na ipaalam ko sa iyo ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin at karapatan ng mga alipin kay Allah? Okay na yung karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin, pero yung karapatan ng mga alipin kay Allah, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi, kumbaga hindi sasabihin natin, ya Allah, hak namin yun sa iyo. La, wa inna mahadha takarruman wa tafaddulan li ibadihi. Yan ay tafaddul o pagpapahigit at pagpaparangal ni Allah sa kanyang alipin. Hindi na nga mahulugan na, hak namin yan kan mo ya Allah. La. La ahad, walang sino man sa atin ang pwede na mag-demand o mag-claim ng right natin kay Allah. La. Walakin Allah Ta'ala, dahil si Allah Ta'ala, adan, siya ay nasa kanyang, siya ay tinatawag na tigib ng katarungan sa Tagalog pa. Tagalog, tigib ng katarungan. All, just, no? Si Allah Ta'ala,
Dahil doon, yung hustisya o pagiging patas ni Allah Ta'ala, dahil sa kanyang pagiging patas, binibigay niya ito sa atin bilang pabor niya, in favor of us. He's giving this in favor of the mu'minin. Kaya ganun. So sabi niya doon sa binata, kay Mu'adhib di Jabal, alalahanin mo si Allah, alalahanin ka rin niya. Alalahanin mo siya sa panahon ng comfort, alalahanin ka niya sa panahon ng hardship. At alalahanin mo, i-preserve mo ang pag-alala kay Allah, makikita mo siya sa harap mo. Ibig sabihin noon, sabi ni Imam Nawawi ay poprotektahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay mga example ng pagbabanggit o isang example ng pagbabanggit ng kahalagahan ng Shabab sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa Quran al-Karim, ang mga Ashabul Kahf, yung mga nasa cave, the people of the cave, sinasabi ng Israeliyat o ng mga narrations ng Banu Israel, sabi nila, sila ay sina Antonius at sino pa yung mga Christian na yun sa time na yun ng age ng mga Greek at Romans, na kung saan mga Kristiyano silang totoo, sumasamba sila kay Allah. Sumusunod kay Nabi Isa alayhis salam. Kaso lang, nagkaroon ng hari sa time nila na gustong magpasamba sa sarili niya. Dahil doon, naghijra itong mga naghijra. Ibig sabihin, nag-migrate, lumikas sa city na alam nilang na-pollute na ng shirk. Ang city, umunta sila sa mga bundok, sa kuweba. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sa Suratul Kahf, every Friday binabasa natin. Sila ay fitya, ibig sabihin sila ay mga kabataan na mahigpit ang kanilang paghawak sa iman. Ibig sabihin matatag ang akida. Ang tinatawag na mahigpit na paghawak sa iman at tamassuk, al-jazim bil iman, akida ang tawag doon. Akida. Ibig sabihin, yung kanilang paghawak sa akida ay matindi at ayaw nilang maapektuhan sila ng ng shirkiyat at ng kufur na nasa kanilang paligid. Kaya sila ay namundok at pumunta sila sa kuweba. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sila ikay mga kabataan na mahigpit ang kanilang paghawak sa tauhid at dinagdagan namin sila ng gabay. Anong nangyari sa kanila? Nakatulog sila for 300 years na hindi nila alam. Nung nagising sila, when they woke up sa will ni Allah, sabi nila, baba tayo, gutom tayo. So dala nila yung pera sa time nila. Pagbaba nila doon, iba na ang salita ng mga tao at iba na ang movements nila at iba na ang pera na gamit nila. And when they found out na ganun, pagtingin ng pera, aba, ito yung mga taong hinahanap noong una sa time ng mga kwento ng mga ninuno natin na pre-reserve nila yung iman nila, yung akida nila. Dahil doon, natakot ang taong yun na baka yung inutusan nila. Natakot siya na baka yun yung mga tauhan ng hari na pinapahanap sila. Kaya bumalik siya ulit dun sa kuweba. And nagdua sila na sana iparating na ni Allah ang kamatayan nila sa kanila. At ngayon, dumatan ang kamatayan nila sa kanila. Subhanallah. Dahil doon, ang mga taong nakasaksi nun, na hindi nila naalam na ang athar pala nung ginawa nila, naging mga bayani sila kumbaga at naging mga example sila ng mga tao sa kanila na mas lalong iniwasan nila ang shirk at nanatili sila sa tauhid. Kaya sabi nila na natakid alayhim masjidan. Gumawa tayo ng masjid sa pag-alala dito sa mga taong ito na namuno sa atin kung bakit tayo naging matatag ngayon sa tauhid natin. Subhanallah. Tignan ninyo, yun lang ginawa nila. Kumbaga isipin mo, parang maliit na bagay lang naman yun. Pero tiniis nila na hindi nila makita ang kanilang mga mahal sa buhay, ang marangyang buhay nila sa syudad. Umalis sila, ayon sa mga tafsir, nagstay sila doon sa kuweba na hindi nila alam anong patutunguhan nila
sila ay nanalig kay Allah Ta'ala, yun na yung asbab na ginawa nila, nang sa gayon ay maging pamarisan ng mga sino pa sa mga inirasun na darating na manindigan sa tauhid. Yan ang expected sa atin na mga shabab, sa inyo na mga shabab. Bakit? Dahil sa susunod, kayo na ang magle-lecture dito. Sa susunod, kamo na yung mga takmag ng banwa mayo. Kayo na ang maghahawak ng mga magiging leader, pinuno. Although hindi nyo naman yan ang pinapangarap ninyo, pero yan ang direksyon ng bawat isa. Kung ikakadar ni Allah Ta'ala, so kailan kayo magsisimula? Ngayon pa lang, tartibin mo na ang sarili mo. Meron akong naalala, kuha namin ni Sheikh Al-Jor, isa sa nagtarbiya sa amin sa Indonesia. Yung Arab na yun, si Sheikh Rashid Al-Muhaymin, mudir ng sakan namin. Pero hindi lang siya mudir, murabbi din siya. Alam niyo ang tarbiya na hindi nawala sa amin. At nakintal sa isip ko, bakit siya ganun ka-stricto noong time na yun, na nasa Jamiatul Imam pa kami. Every time, kasi ano yun, estudyante ni Sheikh Bin Baz, ang pinangdori niya sa asawa niya nung kinasal sila is yung memoryado niya lang naman ang isang buong kitab ng Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yun ang pinangdori niya sa asawa niya. Memory. Sa memory niya, nirecite niya sa harap ng father nung asawa niya. Memory. Hindi nagbabasa ng kitab. Nasa memory niya. Hindi nagpapapicture yun. Ngayon, pumasok siya sa mga... Nagtaka ako sa kanya talaga. Kasi pumapasok siya sa mga kwarto ng mga time ng kay Lula, tulog kami. Pumapasok siya sa dormitory, papasok niya, tignan niya yung mga damit. Alam mo, narinig ko sa kanya, sabi niya sa akin, nung nasa elevator kami pababa. Sabi niya, Aba Ziyad, sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, kung bakit ko ito tinitignan bawat ano? Sabi ko, Sheikh, bakit? Bakit niya ba? Saan niya ka istrikto sa... Kasi sabi niya, tinitignan ko kung may future ba ang umma sa inyo. May future ba? May ayantayin ba ang umma sa inyo? Kung ikaw na tao ka, lalaki ka, alim ka, talib ilm ka, hindi ka marunong saan nilagay ang kitab. Kitab! Nilalagay mo dun sa higaan, nilalagay mo sa labahan. Paano pa ang umma aayusin mo ikaw sarili mo? Man la yastati', itong sinabi niya, man la yakdir, sabi niya, an yunadzima nafsahu. Ha? Yung hindi kayang i-arrange ang sarili niya sa ngayon, ha? Lan yunadzima ghayrahu. Hindi niya kayang ayusin ang iba. Naam. Sarili mo, hindi mo kayang ayusin. Ano pa ang ibang tao? Ha? Ano pa ang ibang tao? So ang tarbiya, magsisimula siya ngayon sa sarili mo. You have to change yourself para sa kinabukasan ng umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang umma na ito magtatagumpay. This umma will thrive. This umma will be victorious. Given yan. Nasa kadar na yan. But the thing is, ang sekreto na hindi pinaalam ni Allah sa atin, involved ka ba sa tagumpay? Will you be involved and are you willing to get involved? Yan siya. Or wala ka lang din. Kasama ka lang din sa mga passive. May mga passive na tao. Wala lang. Islam, oh, sambayang na kita. Oh. Ah, bayad na yan. Eh, unang yaga-drugs at to, yaga-kwan, yaga-shirkpad sila, yaga-bida. Ah, bayad na yan. Why, ako yung utaw na huwag ka ng gubot sang kinabuhi, di ako malinis, ha? Nakadayan, kwan mo nga ba? Abayad yan. Yoyab-uyab sila na ito. Ah, abayad yan. Mungkar yan, matay ang pinga, gagbog nila. Abayad. Masama yung ginagawa nila, di ba? Dapat bawalan natin yan sa organization. Ayahan mo na yan. Sige lang, mag-graduate na yan. Wala din. Di ba? Kaya sabi dito, engagement, oh. Involvement. Paano ka ba makikisali? Paano ka makikialam? Kasi bakit? Ang Islam, mayroon siyang boundaries, kailan siya makikialam, manghihimasok. Lahat, panghihimasukan niya, to the extent na,
munkar ba ang ginagawa ng tao na ito o ma'ruf? Of course, may mga limitasyon. Pag mga away mag-asawa yan, hindi ka naman judge, hindi ka naman kadi, huwag kang makialam. Baka sabihin pa third party ka o party-party ka. At doon maka-apply yung min husni islamil mar tarku humalayani. Application, best application of one's Islam is leaving the things which does not concern him. Which do not concern him. Yung bagay na hindi ka naman ano dun. Hindi ka naman kado, hindi ka judge. Ba't ka magja-judge, no? Kung may kado man yung lugar, kaya may mga reklamo sa akin, magingin ng advice, studying ng advice. Sabi ko, aon may banwa man, mayo, meron kayong lugar, meron kayong mga baragua, meron kayong mga leaders, puntahan nyo. Doon kayo magreklamo kasi personal man yan. Personal na complaint niya sa husband niya, nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, tapos napabayaan siya. Sabi ko, ako sister, sa totoo lang, ang advice ko, pumunta ka doon sa kadi. Huwag sa akin. Hindi man ako ang kadi. Buti, kung nilagay sa akin ang kada, oh, sige, sure. Okay. Pero kahit pa nga, kadi ka, kailangan marinig mo rin yung isang side. Bimufradihi, kailangan ibang meeting yung kausap mo yung husband, yung ibang party, hindi pwedeng magkakahalok sila. Kasi hindi mo maririnig, mag-aaway yan. Ha? Kaya ganun. So kung hindi ka naman, hindi naman yun ang position mo, huwag mo pakialaman. Pero kung nakikita mo yung kapatid mo, kasamahan mo sa organization, nakabackride sa lalaki na hindi niya naman kaano-ano. May mga ganun dito sa Davao region, sa atin, very complacent tayo sa ganyan, di ba? Ay, minang lumundaman kami. Minang, Gabe, minang. Ito si Minang. Ang kanami sa mga taga-sug, si Haji Minang. Oh. Ha? Minang, minang pa lang. Minang kwan. Murag pa lang siya ba? Dili man mo igsuon. Ano man? Di man mo isa mong papa, isa mong mama? Or unsa man? Sa pagsuso, pagkapatid, hindi. Na bakit siya mag-backride? Ha? Si Sa'ad ibn Abi Waqqas, tinanong siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa kanya, "Ya Sa'ad," sabi niya, "Madatas na law wajadda," sabi niya, "farsan yarkabu fiha o fihi yarkabu alayhi rajul wa mra'atun wa mra'a ajnabiyya." Sabi niya, anong masasabi mo kung may nakadadaan dito na nakasakay sa kabayo isang lalaki at babae na hindi naman niya asawa? Ah, sa selos ni Mu'ad, sa ani ni Kuan, ni Said, ay ni Sa'ad, sabi niya, "Wallahi," sabi niya, "la'aqta'anna ra'sahuma." Ra'sayhima, sabi niya. Puputulin ko, sabi niya, ang ulo nilang dalawa. Tingnan mo yung sahabi na yun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi," sabi niya, "ana aghyaru min Sa'ad." Ako, sabi niya, ay mas malaki ang aking selos sa agama. Ha? Para sa karangalan ng karubihan kaysa kay Sa'ad. "Wallahu aghyaru minna." At si Allah Ta'ala ay mas matindi ang kanyang selos, pangangalaga sa karangalan ng mga Muslim kaysa atin. Tingnan nyo ba yan? Bakit? Kasi umaabot sa punto na kapag meron tayo, mayroong isang tao na nag-complain sa korte ng Islam na si fulan at si fulan na nagzina, at wala siyang ebidensya na may pakita, unang gagawin, papaluin siya ng 80 na jalda, 80 ka flag. Pagkatapos hindi na, wala tukbalu minhu siya shahadatan abada. Hindi na, la tukbal lahu shahadatan abada. Hindi na tatanggapin yung kanyang testimony kahit kailan. Kasi ibig sabihin, fasik ang tao na yan. Sa pangangalaga sa dignidad ng Muslim, subhanallah, at nilagay pa ang pagpaparatang ng malalaswang gawa at zina sa mga Muslim bilang kabilang sa malalaking kasalanan, kagful muhsanat. Ha? Inan nyo, ha? Then, kapag, halimbawa, meron na talagang
sabi nilang pagkakatiwala ang apat na witnesses. Okay, meron lang apat na witnesses. Meron. Pero kailangan yung mga witnesses na yun, dakit. Kailangan detalyado talaga na talagang merong nangyari. Hindi lang na, yag-aagad sila saan sa biwok. Yag-holding hands while walking along the shore. H-H-W-W-A-S. Yan yung term namin noon during our time, mga year 2000. Mga bata pa kayo, sinisipon pa kayo. Na nagdula pa mong Julie na ng panahon. Siyempre ako, gulang-gulang na yun. Gulang na yun di ay. Na? Alam mo, may sabi, may nag-H-H-W-W-A-S sila sa biwok. Sapat ba yun? Na-picturean siya. Nag-zina sila. Hindi pwede. Hindi pwede ganun. Kasi nagkasama sila, pumunta sila sa dilim. Hindi na nakita. Ngayon, hindi nakita. Hindi, wala ka nakita. So, pangangalaga pa rin ng Islam yun sa dignidad ng mga Muslim. Upang hindi maging popular na ang mga umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mga kalunya. Alam niyo yung kalunya? Ginagamit lang ng Iglesia ni Cristo at dating daan yung term na yun. Nag-adultery ba? Gusto niyo ng taal na Tagalog, mga pastor nila yung nagtuturo niyan. Kalunya! Hindi ba? Hindi mo naman nakita talagang naglapat yung dalawang alam niyo na. Hindi po namin nakaibig. Sabihin, mga marites lang yun. Nangangahulugan. Hindi pwedeng i-claim yun ano. At maghukom, hahatulan ng kadi, ng judge, ng huwes ng Islam na sila'y papaluin ng 80 kapalo. Bakit? Dahil sa pagpaparatang nila sa Muslim. Bakit kamo? Dahil ang isang Muslim, asluhu baratu dimma. Ang asal, original na hatol ng isang Muslim o pananaw dapat ng Muslim, sa kapwa ni Muslim, baratu dimma. Wala siyang bahidungis ng anumang kasalanan sa kanyang reputasyon. Hindi pwede na siya ay paghinalaan mo. Yung sister na yan, nakikita ko, pumunta ka ng mall. Baka kung si kanyang rusa mall. Okay, ngayon, ayamanan yan, na-adunsty din yung rule. Ibig sabihin na meron siyang uyab doon. Bakit na? Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang nakuan? Wala. Wala ka palang ebidensya. Bakit ka magsasalita ng ganon? Bakit ka mo pinapangalagaan ng Islam ang dignidad ng kamusliman? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit binaba ang ating sharia. At tignan ninyo ha, tayo na mga kabataan, o kayo, ba't ko pa sinasali yung sarili ko, kayo na mga kabataan, dito magsisimula sa inyo ang tamang tarbiya. Tignan yung ginagalawan nating society, hindi ba toxic? Hindi ba? Toxic. Bakit ka mo toxic? Muslim sa Muslim, mag-aaway yan, maglilibakan yan, maggagawa ng konting diferensya, gagawa ng isang muski yung isa para ma-separate din sa isa. Dida kita saan? Na nga. Dida kita mag-aaw, yun na eh. Maghinang da kita ng bago. At to da kayo lo, sa kwan ng dahikan. At to da kita. Majod, to kayo signal. Wala. Lawigan. Yung mahirap yung signal, lawigan ba yun? At to kita. Diba? Imagine mo yan. Dahil lang doon, magsiseparate na. Hindi naman dahil sa akida. Hindi naman dahil sa, hindi na, wala na. Wada, adun, andi na ka namin. Kwan, maghinang na kami ng kanami. Kwan, see? Konti na, kwan. Tapos tayo naman, go with the flow lang tayo, susunod na tayo sa konong trend. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Kung hindi tayo manindigan sa katotohanan, magiging para tayong mga bukal ng dagat. Para tayong mga bula ng dagat. Kanya, nakakalungkot isipin, at the same time, nakakatuwa, dumadami ang mga Muslim sa mundo, fastest growing religion, Islam, mashallah, mashallah, nakikita mo, nagsusujud na yung mga football players and all. But the problem is, sila ba'y matatatag sa tamang akida? Matatag ba sila sa tamang manhajiya? Sa tamang methodology? Ang mindset ba nila ay gaya ng mindset ng mga sahaba? Hindi na. Hindi na. Bakit? Ang nangyari? Ang mindset nila kung hindi tausugais, kaganais. Kung hindi kaganais, maranawais. Kung hindi maranawais, magindanawais. O iranonais. O arabais. Hindi islamized yung kanilang isip.
Kaya mabigat ang ayaw na ito, lalo na nung pagka-graduate ko, pag nasa field na ako, mas lalong bumigat sa akin ang ibig sabihin ng ayah na sinabi ni Allah Ta'ala, Ya ayuhalladhina amanu udukhulu fis silmi kafa. O mga mananampalataya, mananampalataya na, pumasok kayo sa Islam ng kumpleto. Mananampalataya na. Tapos sinabi, pumasok kayo sa Islam ng kumpleto. Ibig sabihin, buo. Walang pagdadalawang isip. Huwag yung ang inyong kalahati ng katawan nandun pa sa labas. Ha? Yung kalahati ng katawan nyo nasa Constitution of the Philippine, of the Philippines. We, the sovereign people of the Philippines. Ha? Andun pa sa labas. Yung isa nandun sa Islam. Yung isa nandun sa... Subhanallah. Ang akhlak mo bilang Muslim. Ha? Andun pa sa akhlak ng tribu mo. Wala sa akhlak ng Islam. Di ba? Nakakalungkot isipin yan, ha? May mga... ano ngayon, practices tayo hanggang ngayon. Ganyan pa rin. Parang half-baked na. Wala ka na makitang Islam sa pagkakasal. Di ba? Kasal pa lang. Nakikita mo, magmamarcha-marcha. Ano yun? Tapos, may MC pa. Bakla pa man din. Saan mo makikita ang Islam doon? We'd like to call the bride. Ah! Tapos may kakanta na doon sa gilid. Nailay ko si Tayan. Hindi ba? Oh, pagkatapos noon, nakatry di boda. Hindi ba natin kayang sikapin na gawin natin para mawala yan? Sa inyo magsisimula ng mga syabab. Para mawala. Ito dapat ang practice natin sa kasal. Iba ang babae, iba lalaki. Parang itong ginagawa ninyo ngayon, alhamdulillah na, jazakumullahu khairan. Ha? Ang mga kababayan, nandun sila sa likod, hindi natin sila nakikita. Ganun dapat. Kailan mo sisimulan yan? Ngayon ka na magsimula, hindi pwedeng bukas. Bukas na lang? Oh. Para bang bukas na lang kita mamahalin? Parang ganun. Bukas ko na lang iinkar ang mungkar na to. Ah, okay pa man yani. Adun, jaw pa man yaning feeling sini. Okay. Ha? Kisum da guide. Kisum da lang. Sabi ng taga rito. Di ba? Oh. Ngayon na. Gawin mo. Baka bukas patay ka na. Hindi mo na nagawa. Ha? Dapat ang involvement ng syabab. Ngayon pa lang, yung mga mali na pakiwari sa Islam, baguhin na natin. Kanina, alhamdulillah, jazakumullahu khairan doon sa kare. Wala akong narinig na sadakallahul azim. Yung mga ganyan. Al-Fatiha. Di ba? Ay, mga ganyan pa. Doon yung Fatiha. Punta ka naman ako. Alhamdulillah, pagbasa niya ng Quran kanina, ibig sabihin, nasa tamang tarbiya na kayo. So yung tarbiya na yun, day by day, i-improve nyo sa sarili ninyo, pagyabungin ninyo, pagyamanin nyo, ma-affect pa yung iba, yung organization ninyo, luluwag. Kaya dapat ang gagawin ninyo. Huwag yung kayo ang madala ng society. Ako, may mga students ako na hindi ko na inatinan yung mga kasal nila. Magalit man sila, bahala na. Alam niyo dati, advisor ako ng isang group na ummah, University of Mindanao, Muslim Association for Hegemony at ang nilagay nila, Harmony o ano ba. Sila, mga ilang taon, marami akong natarbiya sa kanila. Ang problem is, naging mahina sila. Nung mga kinasal na sila, may mga, you know, tragedy Buddha na, siguro maaalala ko, isa lang yata Hamza, ang natinan ko, isa lang, nakasal ng umma, ng taga-umma sa inyo, isa lang, no? Isa lang. Ikaw lang. Yan lang siya. Natinan ko ng kasal. Kasi bakit? Nasunod ang sunnah. Lahat ng estudyante ko, sinasabi ko talaga, pag hindi masusunod ang sunnah, huwag nyo na ako imbitahin. Por favor. Dahil kung nandun ako, magsasalita ako talaga. At masisira ang araw nyo. Kasi magsasalita talaga ako. Para kipainimbita nyo ako, hindi din ako magsasaway ng mungkar dito. Hindi, magsasalita na ako. Ha? Ganun dapat. Gawin ninyo, sikapin nyo sa sarili nyo. Huwag kayong papatalo sa side ng babae. Adun, yani, kayanin ka na ito, ikalayaman na dun, na dapat, singaon, kahit din yan,
Dapat yung kanaton inangon sini kay kipat pa on damang gi kanaton mga pagmarcha-marcha aw agadan tadagay kay namo yan maga marcha dagay iba. Ano bang dapat na gawin natin? If we are looking, we are looking up to the ulama of Saudi Arabia. Doon na lang natin ipagpalagay. Ano bang practice nila pag nagkakasal doon? Siyempre, pinapractice nila ang sunna. Separate ang babae, separate ang lalaki. Or if hindi man talaga kaya pa yan, ano, at least wala yung mga tashabuh, yung panggagaya sa kafir. Wala yung panggagaya sa kafir. Wala yung mga "You're all I need, my love, my valentine," yung mga marcha-marcha. Hindi na ngayon, ano, para medyo Islamic, ano, kulintang, tong to tong 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 la la. Di naman yung kay tin makakuan ka natin, kay adat batad. Ud, buna. Totoo yan. Meron naman talagang adat batad. Pero yung adat batad, kapag bumangga siya sa dalil, huwag nating sundin yung adat batad. Huwag nating sundin. Sundin natin ang kitab at sunnah. Hindi ba basapat sa atin yun? Iniwanan ng Nabi na hindi tayo maliligaw. Di ba? Oh. May mga ulama tayo na hindi sila makapagsalita kasi nga wala sa capacity nila. Hindi wala din sa personality nila. Nakakaawa. Pero kung meron tayong mga masyayikh na nagsasabi sa atin ng totoo na ganun, yun ang panghawakan natin kasi ibig sabihin nun, gusto na ng reforma. Kailan natin gustong i-reforma ang umma na to? Magantay pa tayo ng another 30 years? Wala na. Wala na mangyari. Patay na tayo niyan. Maring na-aksidente ka na, patay ka na, 6 feet below the ground ka na, yung mga ganun. So ngayon, simulan natin. Yan ang involvement natin. And ang involvement pa natin o engagement natin sa society natin sa ngayon, lalo na sa mga lipunan ng mga Muslim, is yung ating paggalang sa mga kibar. Paggalang natin sa nasa authority. Nagre-reform tayo, inaalis natin ang munkar at the same time, hindi natin winawaglit ang guidance, ang irsyad ng mga matatanda. Bakit? Riwayat naman Mutabarani sa kanyang sahih at sinahin ni Sheikh Al-Albani, sinabi ng sunggo sallallahu alaihi wasallam, "Inna barakata hadhil umma fi akabiriha." Ang baraka o ang blessing ng umma na ito para magtuloy-tuloy, mag-thrive, magtagumpay ay nasa mga senior nito. Pinaliwanag ni Sheikh Sulaiman Salimullahi Ruhaili, hafidahullah, isa sa mga kibarul ulama ng Madinatul Munawwara. Kalama. Sabi niya, ang ibig sabihin ng hadith na ito, mahulog sa dalawa. Una, meron ikang kibar, mga senior, sa kaalaman, pero bata pa sa'yo sa edad. Or kaedad mo lang. Fakud minul ilm, kunin mo sa kanya, waktabis min ilmi, kumuha ka sa sinag ng kanyang kaalaman, kunin mo yun, i-apply mo. Dito naman ikaw sa matanda sa iyo kaysa edad, at konti lang ang kaalaman compared sa kaalaman mo, o sa kaalaman ng mas nakakabata sa kanya, faktabis minhul hikma, kunin mo sa kanya ang karunungan, wal khibra, at ang kasanayan niya, yung mga karanasan niya, kunin mo yon sa iyo, upang maging mubarak, maging mapagpala yung iyong mga kilos. So, ganun dapat. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Abu Dawud sa kanyang sunan, "Laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghirana." Hindi kasama ng umma na ito, hindi kasama sa akhlak ng umma na ito, sa ugali, kaasalan ng umma na ito, ang hindi marunong magbigay galang sa mga nakakatanda at nasa posisyon sa atin, at hindi marunong maawa sa mga nakakababa at mahina sa atin.
So balancing. Yun namang nasa posisyon at nakakatanda, malakas, maawa siya dun sa mga mahina at nakakababa sa kanya kakabata sa kanya. Yun namang mga bata, marunong namang gumalang sa mga nakakatanda. May mga kibar tayo, may mga, kahit sa mga ulama, may mga kibar tayo na medyo irritable na sila pag tinatanong. Umabot na ng mga 85 yung mga edad, 90s na. Minsan pa ulit-ulit na yung sinasabi. Huwag mo sabihin na, ah, parang sirang plaka. Bakit? Dahil papunta ka rin dyan. At dapat mong igalang sila. At nagkakamali sila sa sinasabi nila, igalang mo pa rin. Bilang pag sa samantala sa baraka na nakalakip sa paggalang sa kanila. Sa sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, inna barakata hadhihi al-umma fi akabiriha. Ang baraka ng umma na ito nandiyan sa mga senior. Nandiyan sa senior. Ha? Senior sa edad or senior sa ilm. Yan. Yun ang dapat kasama sa mga tinatawag nating kwan ng para mag-succeed yung engagement ng youth sa society sa ngayon. Tapos, ilagay ninyo dyan, adamu tikad manhaj al-khawarij. Huwag na huwag nating i-adapt ang manhaj ng khawarij, ang methodology ng mga khawarij. Ano ang methodology ng mga khawarij? Ang methodology ng mga khawarij, pag-aaklas. Maaklasin. Hype sa lahat ng bagay. Itong edad din nyo ngayon, ito ang edad na vulnerable kayo masyado sa mga extreme na mga panawagan. At dalawa ang extreme sa atin sa time na to. Nag-extreme sa pagtakfir, yung pagdeklarang kafir ang isang Muslim, at naging extreme naman pagdating sa tabdi' o pagdideklarang nagbibid'a ang tao na yan o mubtadi' ang tao na yan. Dalawa. Lahat ng ito, walang kabutihan ang dalawang ito. Wala. Wala kang makukuha ng kabutihan. Ha? Example na lamang, ipakikita natin yung mga Muslim leaders na nakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, hindi naman para sa ikakasama o ikakasira ng mga Muslim at hindi naman sa pagtraidor sa amana ng mga Muslim, bagkos para sa katiwasayan ng sosyedad, magre-react itong mga ito. Magre-react itong mga ito. At magiging mga klaseng sila, mananawagan, lalo na sa Facebook, mga malaimusyon at maalaala mo kaya yung kanilang mga post. Mga malamag pa kailanman. Pero kung iisipin mo, mga kukun, ano ito, mga ilang taon pa lang, 18, 17, 19, 20, ha? Dinescribe ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang mga khawarij sa darating na panahon. Bakit sila tinawag na khawarij? Una, ang unang grupo sa kanila nag-aklas laban kay Ali radiyallahu anhu. So, ang ideology na ito ng khawarij, ang methodology nito, nadala ng mga tao. Kahit na distinct na yung una talagang nag-establish nitong ideolohiya na ito. Which actually contributed to the tawag dito, the disarray of this umma. Mas lalong nagkawatak-watak ng umma nang lumabas itong mga ideolohiya na ito. Dinaklara nilang kafir si Ali radiyallahu anhu. Samantala ang mga Shia naman, dineklara nilang si Ali ay wali ni Allah. So dalawang extreme sila, ha? Ang khawarij naman iba. Kafir si Ali radiyallahu anhu at lahat ng mga leader na Muslim na kanilang pinanghukom o pinanghahatol ay hindi ang kitab ni Allah, kafir na kaagad sa kanila. At tinan nyo, nag-react kaagad sila sa social media, yung mga nag-adapt ng ideology na ito, nagre-react kaagad kapag ka mayroong nangyari sa Saudi Arabia, Halloween. React kaagad sila. Di ba? Nakikita ninyo, react kaagad. Oh, my, Muhammad bin Salman, Johanna, where are the ulama? Anong familiar sa kanila? Anong familiar sa inyo? Familiar to sa mga komunista. Tingnan nyo mga komunista, kapag nagsasalita, pag mayroong mga sakuna, nasa ng Pangulo? Hashtag. O, ganun din ang mga khawarij.
Where's the king? Where are the ulama? O, ganyan. Kasi bakit? Sino ba ang nag-inject, lalo na sa Pilipinas, sa mga Muslim, gumawa-gawa ng mga grupo ng pag-aaklas, mga kwan? Sino ba ang tumulong sa kanila sa pag-establish nitong mga malaaklasin na ito? Sino? Mga MP! Sina Juma Season? Sila din! Kaya ang nangyari sa kabataan, wala na, hindi na makaisip ng kwan. Of course, ang alwala, walbara, nandyan yan. Hindi mawawala. Pero andyan din ang pagtimbang sa mga masaleh o mga kabutihan, advantages at disadvantages sa isang lugar. Oo, darul mafsada muqaddamun min jalbil maslahah. Ang pagtulak sa ikakasama ay mas nauuna dapat kaysa paghila sa ikakabuti. Illa, merong ano yun, exemption. Sabi ng kaida fikhiya, illa fi maslahatin rajiha. Maliban na lamang kung mayroong greater good na pinapangalagaan. So, titingnan mo rin yung greater good. Hindi ba? Hindi yung, bahala na. Basta ang importante nito, wasak kung wasak. Ang puso ni Nastimak. Hindi ganyan. Kung hindi natin yan babaguhin sa mga isipan ng kabataan sa ngayon, i-overhaul natin yan. Walang mangyayari sa atin. Para tayong mga bula sa dagat. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha tabaytum bil ina wa raditum biz zara wa taraktu wa tabatum ittabatum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzahu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ha? Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sa riwayat ni Ahmad, ni Abu Dawud, ni Ibn Majah, ni Tirmidhi, sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, "Kung kayo ay magbibintahan na ng riba, talamak ng riba sa inyo, at sapat na lang sa inyo ang mag-farming na lang kayo, iiwanan ninyo na ang pagpupunyagi, pati ibaka sa landas ni Allah, din nyo na aaralin, basta kayo ano-ano na lang yung kwan nyo, iiwanan nyo na ang relihiyon ninyo, hindi nyo na aaralin. Kahit pag-aariin ni Allah sa inyo ang kahihiyan, at hindi niya tatanggalin ito sa inyo hanggat magbalik kayo sa inyong din." May mga tao na, with all due respect, magkiklaim sila, nagjijihad sila. Hindi ba? Magkiklaim sila, nagjijihad sila. Pero makikita mo, hindi naman ganun. Kundi political interest nyo sa kanila. From one group to another, mag-aaklas dito sa leader na ito, gagawa ng grupo. Aaklas na naman, gagawa na naman grupo. Meron ka bang na-shape? Meron ka bang naayos? Wala. May na-islah ka ba? Nabalik mo ba ang mga tao sa din nila? Wala. So, hindi jihad. Kundi sariling interest mo ang lumabas doon. So tayo ng mga kabataan sa ngayon, yun ang dapat na alisin natin sa mga isipan natin, yung masyadong maaklasin. Meron tayong, halimbawa, isang leader na Muslim, na check mo yung kamalian niya. Check na yung kamalian niya. Sinabi mo rin sa taong, ayon sa mga kuan ng kitab, mali yung sinabi niya, mali. Pero hindi ka naman nanawagan ng pag-aaklas. Ang problema kung papaano yung tono ng pagkakasabi mo na maaring mag-insinuate sa isip ng tao na mag-aklas ang mga tao laban sa leader na yun. So, ganyan ang nangyayari sa atin sa panahong ito. Hindi naman ako nagsabi na mag-aklas, pero parang gano'n na nga. Pero magkaiba pa rin ang pag-correct sa mistake ng leader. Halimbawa, publicly niya sinabi, public niya ginawa, sabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah, i-correct yung mistake na yun. Sabihin sa mga tao, mistake yung ginawa ng leader natin. Pero hindi ibig sabihin na sabihin natin, kapir na siya! Yan ang gusto ng mga tao ngayon. Nag-Halloween sa Saudi! O tingnan ninyo, wala na talaga ang Ibn Saud, ang mga Saud, ang mga Saudi. Bakit? Alam mo ba kung ano ang sino ang nagpahintulot nun sa kanila? Alam mo ba kung ano ang pressure na nangyayari doon para sabihin mo yon? Sa halip na gawin mo yan, i-correct mo yung mistake, i-inkar mo yung munkar, itakwil mo. At the same time, ipagdua mo na sana gabayan ni Allah ang mga leader na iyon na mapigilan at masupil nila ang mga masasama na nagaganap sa kanila. So, ganun dapat. Hindi tayo dapat nagiging tulad ng metodolohiya at mindset ng Khawarij. Ang Khawarij, ang mga sinaon ng Khawarij, ang mga Haruriyun. Nung si
Ali radiyallahu ta'ala anhu at si Muawiyah ay nagkaroon ng malaking conflict. Nagpadala ng sulat si Ali radiyallahu anhu kay Muawiyah. Ang pambungad ng sulat, min amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib ila Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nung natanggap yun ni Muawiyah, sahaba din si Muawiyah, sabi niya dun sa messenger, sabi niya, law amanna wa atakadna annahu amiran lil muslimin, amiran mu'minin, labaya'nahu. Kung naniniwala kami na amirul mu'minin na si Ali, eh nagmubaya'an na sana kami. Kasi ang claim nila, gusto nila munang mahanap sino ang pumaslang kay Uthman bago sila magbaya. So nagkaroon ng kumbaga ganong hindi pagkakaintindihan ng mga sahaba. Okay? Mga sahaba, tayo pa kaya hindi magkaroon ng conflict? Eh nagbaya na sana kami. So pinarevise ni Muawiyah yung letter ni Ali. So nung binalik ng messenger, inalis ni Ali yung Amirul Mukminin, nilagay niya min Ali ibn Abi Talib. Nung nalaman niyo ng mga Khawarij, si Abdurrahman ibn Muljim, yun ang head. Siya ang pumatay kay Ali, nanguna sa pagpatay kay Ali radiyallahu anhu. Subhanallah, Khawarij. Abdurrahman ibn Muljim, sinabi niya nung nalaman niya na ibig sabihin kung hindi si Ali amir ng mga mu'minin, amir siya ng mga kafirin. Ano niyo yung mindset ng Khawarij? Hakada, ganyan ang takbo ng utak ng Khariji. So naharap tayo sa dalawa na problema ngayon. Ang metodolohiya ng Khawarij at metodolohiya ng Murji'a sa time na ito. Gusto ko kayo munang, bago tayo magtapos, ha? Matatapos ito para ma-digest nyo lahat. Itong dalawang ito, magkaiba ito ang kanilang metodolohiya. Ang Khawarij, pagdating sa kabira minal kabair, pag nakagawa ng kasalanang malaki ang Muslim, iba zina o ano, hinuhukom nila kagad na kafir ang tao na yun. Okay? Maaring hindi na kat'iyan ngayon by mention o word for word na sabihin nila, dahil nagtatago nga sila ngayon sa iba't ibang mga disguise, pero ganon ang takbo ng kanilang pagkakasabi. Para bang, halimbawa, kaya dapat mag-ingat din ang mga duat, ang mga nagdadaawa, yung mga magsasabi na, halimbawa, isang Muslima naniligarilyo, nakakumbong, pwede ba siyang tawaging Muslim? Siyempre, Muslim yun. Huwag mong sabihin sa Christian na hindi yun Muslim dahil naniligarilyo siya. Sabihin mo, makasalanang Muslim siya. Ganon yun. Kasi hindi naman nag-shirk yun eh. Hindi niya naman sinabi, itong sigarilyo halal kanakon. Wah, bismillah. Wah. Kasi mustahil ang tawag doon. Ibig sabihin, hinalal niya. Ibig sabihin, ibang kasalanan naman yun kasi pakikipagpaligsahan kay Allah yung sa pagtashri'. Ngayon, kung naninigarilyo lang siya, na muslima siya, paano may experience sa Christian? Sabihin mo, Muslim pa rin yan, kaso nga lang makasalanan na Muslim. Yan ang sabihin mo. Gaya nyo rin, ayaw naman sabihin hindi kayo Kristiyano. Eh, may mga Kristiyanong kumapatay kayo. May mga Kristiyano kayong kumapatay ng insente, nagbebenta ng drugs. Pero yung gawain ninyo, walang kinalaman sa Christianity. Ganon din ang mga Muslim. Walang hindi, ano ng Islam yan, hindi pwedeng idikit sa Islam kasi ang Islam nagbabawal niyan. Haram sa Islam yung ganon. Muslim pa rin siya, pero makasalanan. Sa mga Khawarij, hindi. Murtakibul kabira, kafir. Bakit? Meron silang mga syubuhat. Ano yung syubha nila number one? Yung sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam al-Bukhari, la yazni zani wa huwa mu'min. Hindi nagsisina ang isang nagsisina samantalang nasa state siya ng iman. Ininterpret kagad nila. Ibig sabihin pa nagzina, kafir. Halalud dam. Ibig sabihin sa kanila, ang dalaga binata magzina, hindi na yon paluin lang, kundi patayin talaga. Sa mga Khawarij yun. Hindi nila inalam na mayroong explanation ng hadith. Hindi siya kukunin sa kanyang mababaw na kahulugan.
At yan ay binabanggit ng higit pa sa isang kitab at ng akida. At ang pinaka the best na nag-explain yan ay si Imam Ibn Abi al-Is al-Hanafi. Yan ang pinag-aralan namin nila Sheikh Al-Jur, Sheikh Rain, Raim, nung nasa Jamiat al-Imam kami. At iba pa ng mga ustad ninyo dito. Sabi doon na ang mga hadith na ito na nagsasabing la yazni zanin wa huwa mu'min, hindi nagzizina ang isang nagzizina at siya'y mananampalataya, ibig sabihin mu'min kamilul iman. Ha? Ibig sabihin, hindi nagzizina ang isang Muslim habang nagzizina siya, liba na lamang na hindi nakukumpleto yung iman, yung meaning nakulangan. Totoo naman talaga. Kapag gagawa tayo ng masama, bumababa yung iman natin. At gumagawa tayo ng kabutihan, tumataas yung iman natin. Yan ang ating paniniwala sa iman. Yan ay kaya ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yan ang paniniwala natin pagdating sa iman. Nagkakasala ang isang Muslim, hindi naman shirk, hindi naman kufur, ang kanyang ginawa, bumaba ang kanyang iman. Tumataas naman ito kapag sumusunod. Khawarij, hindi. Pag nakagawa ng masama, mawala ang iman. No. Critical mambo. Ha? Bakit? Bakit delikado? Kasi kung ganun, marami tayong mapugutan ng ulo. Eh, may mga Muslim na gumagawa ng pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So ang Murji'a, iba naman sa kanila. Clear-cut evidence na kufur, clear-cut evidence na bid'ah, sasabihin pa rin, ay, hindi pa rin bid'ah, hindi pa rin bid'ah yun. Hindi pwede. Kaya pag clear-cut, kailangan itabdi natin at itfir natin ayon sa timbangan ng ating Sharia. So, itong dalawa na ito, ito ang rampant sa time na ito. Dapat natin itong tutukan at itarbiya ulit ang ating mga sarili. Magpaturo tayo sa mga ustad natin. Meron kayo ditong, nandito ang mga representative ng Darul Ifta, nandito ang mga representative ng inyong grupo ng mga ulama, ng Hayatul Ulama. Kailangan mag-aral kayo sa kanila ng akida. Write niyo yun sa kanila na matutunan. Of course, with adab. Mayroong mabuting pag-ugali sa inyong pagtatanong at timing. Huwag naman yung alas 12 ng hating gabi. Ustad, unong dayaning inangon ko, yagadout na ako sa kadar. Alas 12 ng ating gabi. Tulog pa yung ustad mo. Hindi pa yan. Ay, katudtod pa ako kay tinunin to, kadar. Hindi ka masagot ng aus nun adab. Yan mo, timing mo, hindi ba oras ng pagpapahinga ngayon ng ustad? Mamaya tawagan kung ganun. Liban kung necessary talaga. Alakulihan mga kabataan, kasama yun sa involvement ninyo, lalo na sa time na ito. At ito ang pinaka-purpose, bakit talaga ako umuupumayag sa pag-lecture dito. Kailangan natin yan na i-overhaul yung manhajiya natin. Manhajiya meaning methodology. Kasi ang methodology, mas malaki siya kaysa sa akida. Ang akida, part lang siya ng methodology. Okay? Kung tama ang methodology mo, meaning matatama mo rin ang akida mo. Okay? Yung pananaw natin sa kitab, sa sunna, sa mga ayat, paggalaw natin sa sosyedad, ang tarbiya natin, pakikipaghalubilo sa kapwa Muslim, ang hinala at pag-iisip natin sa kapwa Muslim, ang pagtanggap natin sa mga salita nila, kinakailangan na nasa tamang equilibrio siya. Nasa tama na timbangan siya ng ayon sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iwanan ko sa inyo ang isang salita ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sinabi ng sahabi na ito, Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, sinabi niya rito, sinabi niya, sinabi niya, si Ibn Battal pala, naam, thalathun, sabi niya, la yu'jizuna ibn Adam. Three things do not weaken the son of Adam alayhi salam. Hintay. At-tira, evil portent, yung paghingi ng kwan sa mga omen-omen ng mga ibon. Wasu'udhan, sa manghinala. Walhasad, at yung inggit. Kala,
fayunjika min su'id dhanni an la tatakallama bih. Ililigtas ka, maliligtas ka sa kapahamakan ng masamang hinala kung hindi mo ito i-voice out. May mahinala ka masama, hindi mo sasabihin. Ligtas ka. Pangalawa, wayunjika min al-hasad an la tabghi akha kasuan. At ililigtas, maliligtas ka naman sa inggit. Kapag naingit ka na talaga na hindi mo ite-trespass yung karapatan ng kapatid mo. Maliligtas ka. I mean, hindi mo siya i-act out yung inggit mo. Pangatlo, wayunjika min at-tiyarati an la ta'mal biha. Ang makakaligtas naman sa iyo mula sa ginagawa ng mga ng tiara, yung pag ano ng hingi sa mga ibon ng good omen, ang huwag mong gagawin ito. Nababanggit naman sa kitab na Sharh Sahih al-Bukhari ni Ibn Battal, binanggit naman ni Sa'id ibn al-Musayyib, sabi niya, kataba ilayya ba'du ikhwani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anda amra akhika ala ahsanih ma lam ya'tika ma yaghlibuk wa la tadhunanna bi kalimatin kharajat min imri'in muslimin sharran wa anta tajidu laha fil khairi muhmala. Ngayon sabihin doon, nagsulat sa akin ang ilan sa mga sahaba ng propeta, ibig sabihin si Sa'id ibn al-Musayyib, isa sa mga tabi'in, bal huwa sayyidu tabi'in, sayyidu tabi'in, sinabi niya, isinulat sa akin, nagliham sa akin ang ilan sa mga sahaba ng propeta na nagsasabi, ilagay mo parati ang iyong kapatid sa pinakamabuting hinala sa isipan mo. Basta't huwag lamang yung mayroon ng ebidensyang nagkapatong-patong na makakapagsabi kang may masama siyang ginawa. Wala tadundan na bikalimatin at huwag mong paghinalaan ang isang salita na lumabas sa bibig ng isang Muslim ng masama, na samantalang kaya mo namang ilagay ito sa ihtimal o posible na kabutihan sa iyong sariling pag-ulaw. Na, anong ibig sabihin, bakit ko ito iniwan sa inyo? Dahil dito magsisimula ang tamang mindset at metodolohiya sa pananaw natin sa mga bagay-bagay, na hindi ka magiging extremely strict na kagaya ng mga Khawarij, at hindi ka naman magiging extremely complacent o lenient kagaya ng mga Murji'a. Nasa wasat ka, nasa moderation ka, na naaayon sa moderation ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Na kapag may nakapagsalita ng ganito, maaaring ang salita niya kalimatul kufur, pero maaaring nagkamali lang siya sa kanyang kamangmangan o sa sobrang excited siya o may nangyari sa kanya, wala siya sa isipan niya. Kagaya na lamang na nasa hadith na isang taong pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalintulad niya ay para siyang isang tao, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ma'ahu dalatuhu, nasa kanya yung kanyang mga dala-dala lahat, dala niya lahat ng kayamanan niya. Fa marra bi ardin fulat, nakadaan siya sa isang daanan na tawag dito maputik. Pumaripas ng tagbo yung kabayo niya, dala-dala yung kanyang lahat ng mga ari-arian niya. At dahil doon, napatigil siya sa lilim ng punong kahoy, nakaupo siya at naisip niya anong nangyari sa kanya. At pagdaka mga ilang minuto ay nagbalik sa kanya lahat ng ari-arian niya pati ang kabayo niya. Sa tindi noon nakapagsabi siya. Sabi niya, "Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk." Sa tindi ng kanyang kanduan, ha? Akta amin shiddatil farah. Sa kanyang tindi ng kanyang kaligayahan, nagkamali siya at sinabi niya, "Ya Allah, ikaw ang alipin ko, ako ang Panginoon mo." So pwede ba nating sabihin kafir yung tao yon? Kalima, salita na yon ng kufur sa kung tutusin. Pero nagkamali siya dahil sa tindi ng kanyang kaligayahan. Maaari din ang isang Muslim makapagsabi sa time natin ngayon, makapagsabi ng ganon, na hindi natin dapat i-equate kaagad na kufur yun. Alam ko lihal, mga kapatid sa Islam, yun ang mag-i-share, may babahagi ko sa inyo tungkol sa topiko na ito. Maging involved tayo sa mga bagay na kapaki-pakinabang tayo
at sa tamang balanse na naayon sa manhaj ng Salafus Salih, manhaj metodolohiya ni Abu Bakar, manhaj metodolohiya ni Umar, ni Uthman, ni Ali, at ng lahat ng mga tabiin at mga a'immatul arba'a, si Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Muhammad ibn Hasan al-Dahiri, Abu Dawud al-Dahiri, lahat sila na ating mga imma na ginagalang natin kasama ang mga kibarul ulama, ang senior scholars ng Salafiyya. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum, na sallallahu ta'ala an takunu minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.